Hello guys! Welcome back to my channel, Vlog Natals. Ngayon, let's talk about protective gears before tayo mag-ride ng isang motorcycle. And as isang baguhan, hindi mawala sa isip ko na baka ma-accidente ako sa daan. Kasi syempre, di ba? Hindi pa rin naman ako ganun katagal na nagra-ride talaga ng motor. And syempre, importante yung safety precautions. Kaya naman, sinigurado ko na kumpleto ako sa protective gears before ako mag-start ng activity na to. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga protective gears na mga binili ko. Okay guys, let's start with the helmet. And ang brand pala ng helmet na napili ko is LS2. And nga pala guys, hindi ito sponsored dahil walang mag-i-sponsor sa akin dahil bagong vlogger pa lang ako. And wala rin akong alam masyado sa mga brand-brand ng mga helmet. Nagtanong lang ako sa kaibigan ko kung ano bang brand ng helmet na medyo maganda and affordable. Ang sabi niya, mga linya ng mga helmet na affordable tapos matitibay is sabi niya Evo, Spider o kaya yun nga LS2. So sabi ko saan makakabili ng LS2? Sabi niya sa Moto Market daw. Yan diyan. So sa Moto Market o kaya Moto World, eh nagkataon may Moto Market dito sa Pasay. So dun ko 'to nabili. So, yun guys. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ito yung helmet na napili ko. And ang sa akin kasi gusto ko nung hindi na ako magpapalit-palit ng helmet. So nagustuhan ko to kasi guys, nagiging half face actually. Hindi ko alam kung modular ba yung tawag nila dito kasi guys, ito papakita ko sa inyo ha. Yan. Pag tinaas mo tong visor niya na to, etong sa harapan niya dumediretso siya dun sa likod. So, nagiging half-face na siya. Pwede ko pa rin ibaba yung visor nang hindi kasama itong parang pinaka protection niya dito sa baba mo. Ang advantage kasi ng half-face helmet guys, is kapag halimbawa nandito ako sa Manila, nagra-ride ka, hindi ka naman full speed. Tapos, syempre, mainit yan. So, walang pumapasok na hangin. Pwede mo siyang i-half-face ng ganyan. Tapos, open air siya, hindi ganun kainit, protected ka pa rin. Tapos at the same time, kung halimbawa, sa modular kasi pag tinaas mo yan, andito na yan, half face siya, pero yung visor, andito din. Pag binaba mo yung visor, nakababa na rin yun sa harapan. So parang naka full face ka. So dito, pwede mo pa rin ibaba yung visor nang hindi binababa yung parang pinaka guard niya dito sa pinaka chin mo. Ngayon, kapag nasa open area ka naman and kailangan mo, sobrang bilis na mo nang magpatakbo, diba? May option ka na para maging full face siya. Tapos, kung mainit naman, mayroon din siyang parang pinaka-shade dito. Saan ba yun? Yan. Yan, guys. Yan. O, diba? Kaya, sobrang ganda, sabi ko, mukhang eto na talaga yung helmet. Hindi siya ganun kamura, hindi din siya ganun kamahal. So, yung price niya is nasa middle range lang. Tatak pala nito is LS2 Valiant. Yan. Kung yun talaga, kasi wala naman ibang nakalagay dito eh. Sorry guys, hindi ako ganun kagaling mag-review ng helmet. Kasi, ang pinapakita ko lang sa inyo guys, is kaya ito yung helmet na napili ko is halos all-in-one na siya. Ito yung isa sa pinaka protective gears na importante, helmet talaga. Ito yung number one requirement ng LTO. Pag wala ka nito guys, huli ka. Promise. Mawala na lahat ng safety gears mo, pero wag na wag mong kakalimutan na magsuot nito. Kahit saan ka pumunta, importante ang helmet. Actually, dalawa yung helmet na nabili ko. Ito yung isa. Ang brand nito is Ryu. Sa Moto Market ko rin to binili. Para naman to dun sa official backride kay Mrs. Siyempre, dapat meron din siya. Kasi kung walang helmet yung backride nyo guys, huli pa rin yun. Dapat parehas ko yung may helmet. Nagustuhan ko lang tong helmet na to kasi sobrang ganda lang niya na napakasimple lang. Actually, meron pa tong visor dito nung nakaganyan. Tinanggal ko lang kasi parang nababaduyan ako. And minsan kapag nagmumotor ako ganyan tapos nakakasakan si Mrs. Pag nagbe-brake ako, yung visor niya dito, tumatama dun sa likod ng helmet ko. So, better, tinanggal ko na lang para mas okay. And mas maganda rin naman tingnan. Ang isang features nito, guys, meron din siyang, yan, nabababa din yung visor niya. Kaso nga lang, isa lang yung visor nito, wala siya yung clear. So, kung tawag dito, gabi na,
Yan, kailangan mo na siyang itaas. Pero para sa isang backride lang naman, pang backride helmet lang naman, kahit hindi mo na siya guys itaas, hindi naman siya ganun katinted eh. And kita pa rin naman yung daan, mas maganda kung protected ka pa rin. Tapos guys, ang kagandahan nito, yan o, marami siyang actually yung parang butas-butas dito. So kung ito yung suot ko, tapos kung umaga, sinusuot ko kasi ito guys paminsan-minsan kapag malapit lang yung pupuntahan ko. So inihiram ko tong helmet ni Mrs. kasi yung isa medyo mabigat-bigat ng konti compare dito. Mas maganda to kasi parang mas maraming pumapasok na hangin dito sa part niya na to compare kapag tumatakbo ka na compare dun sa isang helmet na pinakita ko sa inyo kanina. Kung gusto ko rin naman guys na parang sobrang naiinitan ako, gusto ko medyo parang relax lang, pwede naman talaga itong tanggalin para nagiging half face na rin siya. Ganyan siya guys. Yan. Tapos napababa pa rin yung visor niya dito para protected pa rin yung mata niya. Yan. O diba, sobrang cool nitong helmet na to. Sobrang ganda. Kaya nabili ko to. Hindi ito ganun kasing mahal nung isang helmet. Medyo affordable price to guys. Tapos, pwede mo rin siyang ibalik kung ayaw mo na. Yan, actually pang unisex to eh. Ginagamit ko to minsan-minsan. Maganda siya. Simple lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kaliit din. Tapos, hindi siya mabigat. Sobrang gaan lang niya. So yun guys, ito yung mga helmet na nabili ko. And punta naman tayo sa gloves. And sa gloves naman guys, ito yung nabili kong gloves. Ang brand niya is Fox. Doon ko to binili sa MOA. Actually, pang ano talaga to eh. Pang motocross o kaya pang mountain bike actually yata to. Pang mountain bike. Kasi meron siyang ganito guys oh. Yan. Para dun siguro sa brake lever nung sa pag nagbabike ka, mountain bike. Meron din kasi akong bike guys. And i-review ko din yun sa mga susunod na vlog ko. Isa, kasi isa din yun sa activity na ipapakita ko sa inyo. Nagbabike din kasi ako guys. And binili ko to para isang gloves na lang yung gagamitin ko. Napakasimple lang nito guys, napakaliit, hindi siya ganun kabalki kaya nagustuhan ko rin siya. Ayan siya oh, maliit lang. Maliit lang din naman kasi yung kamay ko, small lang yung size nito. And may protection din siya dito, yung sa knuckles niya, may padded din siya. So okay na okay siya guys, hindi siya ganun ka tawag dito, kabalki tingnan. And ang disadvantage lang nito guys, since pang mountain bike to, hindi to kagaya nung sa mga pang motor talaga na gloves. Wala siya yung parang protection dito na parang matigas para sa pag napatukod kang ganon. Pag natumba ka tapos napatukod kang ganon, medyo protected yung ganito mo. Dito guys wala kasi eto pang bike talaga to. Ayan, yan nga yung parang pinaka brake, pang brake lever niya dun sa bike para kumapit ka agad. And ang kagandahan din itong gloves na to, yung parang leather niya dito guys, kahit naka-smartphone ka, gumagana. So mapapakita ko sa inyo guys. Ayan o. Yan. Yan. Kahit naka-guantes ka, okay na okay siya. Kahit gumamit ka ng cellphone, so nothing to worry. Hindi mo na kailangan maghubad-hubad pa ng guantes kasi nakaka-hassle din yun kapag hubad ka ng hubad ng guantes mo habang nagra-ride ka. So, nung umpisa guys, medyo naiilang ako. Hindi kasi ako ganun kasanay mag-gloves kapag nagmo-motor. Pero, ngayon, nasanay-sanay na rin ako guys sa pagmo-motor ko. Kahit dito-dito lang ako, nagpa-practice ako na laging naka-gloves. So, yun guys, eto yung gloves ko na napili. And, punta naman tayo ngayon sa jacket. Ngayon guys, eto naman yung jacket na nabili ko sa motomarket din. Ang brand naman ito is Ixon. Yan. Sobrang magustuhan ko tong jacket na to guys. Simple lang siya, hindi siya ganun ka tawag dito. Kalaki tingnan. Pag sinuot ko siya, parang tama-tama lang siya. Tingnan nyo guys. Yan. Ang kagandahan lang nito guys, padded siya dito sa siko.
Tapos, ito, padded din siya. So, sobrang safe ka talaga. Then, padded din yung likod niya. So, kahit mapahiga ka, guys, na ganun. Matumba ka man, kahit saan ka tumama, gumulong ka man, tapos mapatukod yung kamay mo ng ganun, mauna siko. I'm sure, kapag natutumba ang isang rider, meron silang sinusunod na dapat parang tamang position kung paano ka matumba. Dapat nakaganun ka. Tapos, itong pad naman ito, guys, dito sa may chest niya, natatanggal din siya actually. Ah, ito pala, secret pocket pala to dito. Ah, tapos waterproof yung part na to lang. So, kung may pera kayo lalagay dito, kaya mga importanteng bagay, okay lang siya, hindi siya nababasa. Yun ang isa sa mga features na nagustuhan ko dito sa jacket na to. Meron siyang isang certain area na parang waterproof. Tapos, yung pad niya guys, yung chest pad niya, binili ko to separate eh. Ayan o, tatanggal siya. Ang meron lang kasi to guys, yung pad lang niya is yung sa likod lang. So, yun dito sa harapan, nagdagdag pa ako. Ang first choice ko kasi talaga, Kominay talaga. Kaso nga lang, nung nagtingin-tingin ako dun sa Moto Market, dun sa Pasay, out of stock sila ng mga sizes. So, eto yung nakita ako na meron akong size. Ang importante talaga guys, kapag bibili kayo ng jacket, dapat talaga isusukat ninyo. Hindi ko ina-advise na bumili kayo sa online. Kasi mahirap guys, mamaya bumili kayo sa online, tapos kapag sinukat ninyo, medyo maluwag sa inyo, o kaya medyo masikip naman sa inyo. Iba-iba kasi guys eh. Ang dami kong sinukat na ano doon, tapos halimbawa medium, iba't ibang brand na medium, kaso nga lang nung sinukat ko, iba-iba yung fit niya. So, importante talaga guys na masukat nyo talaga yung jacket before kayo bumili talaga. So, para makuha nyo yung tamang fit talaga sa inyo. Ang kagandahan din pala nito guys, yung texture niya kapag nagmamotor ka, mukha siyang makapal, di ba? Tapos mukhang mainit. Pero actually guys, hindi. Ginamit ko na to nung papuntang sa Riyaya. Tapos kahit tirik yung araw guys, hindi ako pinagpawisan kasi yung hangin guys, tagusan talaga siya dito. Malamig siya, ramdam na ramdam ko na pumapasok yung hangin dito sa loob. Kaya hindi siya ganun ka-init. Kung inulan ka naman, meron siyang freebie. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ito, meron siyang freebie na, yan, light rain jacket lang. Pero dito, pwede mo siyang isuot ng separate lang. Ayan o, ganda ng kulay niya guys. May ikson na tatak sa likod. Tapos, pwede mo na siyang ipatong kahit nakaganito ka, guys. Pasok na pasok siya, eh. Tapos, ang kagandahan nito, guys, reflectorized na rin siya. So, sa gabi, makikita ka talaga. Itong neon color na to, neon green. Actually, ito, guys, reflectorized din to. Kaso, hindi siya ganun ka totally talaga sobrang kita. So, kahit hindi ako nakaganito, kapag gabi, sinusuot ko to para as may reflectorized na rin. Para makita din ako sa daan. Kasi yung motor ko guys, si PCX, kulay itim yun, diba, nung nireview ko noong nakaraan. So, tapos nakaitim pa ako ng jacket. So, baka nakakatakot kapag gabi, baka hindi ako mapansin. So, kapag gabi guys, sinusuot ko talaga to. Ito yung isa sa magandang freebie na binigay niya. Actually, kapote talaga to eh. Pero pang light rain lang, hindi siya pang heavy rain. So, bibili pa rin talaga ako ng parang kapote pa rin na pang heavy rain talaga na taas at saka baba just in case abutin. So, yun. Tapos, punta naman tayo dun sa knee pad. Eto naman yung knee pad na nabili ko. Sa Moto Market ko rin ito nabili. Tapos, ang isa sa mga nagustuhan ko dito is sobrang ganda ng quality niya. Sobrang solid ng plug ka plastic niya dito sa tuhod. Tapos, sobrang gaan niya, kakaiba yung quality niya. And hindi siya basta-basta garter guys, kung makikita ninyo dito. Ayan o. Tapos pag nakasuot na to dun guys sa binti ninyo, tapos nakalock na siyang ganyan. Sobrang kapit nung ano niya, parang pinakalock niya dito. Ayan o, konting ganun lang, sobrang kumakapit na siya kagad. Tapos hindi siya basta-basta gumagalaw guys, kahit na nakasuot to sa pantalon nyo. Sobrang kapit nito. Kaya isa yun sa mga nagustuhan ko dito sa knee pad na to. Ang brand pala nito is Kominay. Tapos, eto pa, sobrang flexible niya, guys. Kasi kahit na nakalagay siya dun sa tuhod ko, kahit i-bend-bend mo yung tuhod mo ng ganyan, okay lang siya. So, sumusunod siya sa galaw ng paa mo. Yung iba kasi, medyo ano siya, nawawala. Minsan bumababa, yung iba naman, umiikot. Eto, kung ano yung fit ng
pagkakalagay mo sa kanya, yun lang siya, stable lang siya na ganun. Tapos hindi siya nakakailang kapag naglalakad ka, na parang may nakakapit sa paa mong ganun. Okay lang siya, kahit anong pantalon isuot mo. Yun din yung isang reason kung bakit nagustuhan ko yung design ng ganito. Kasi plug and play lang siya eh. Pagkasuot mo, kahit anong suot mong pantalon, okay lang. Kaysa bumili pa ako ng mga pantalon na padded na pants na pang ride. So tingin ko medyo magastos na masyado. And hindi pa naman ako talaga ganun ka-professional na mag-rides. So, okay na ako sa ganito para sa starting pack. Pwede na yung knee pad na ganito para lang maprotektahan yung paa mo. Pagdating naman sa sapatos, para sa akin guys, hindi mo na kailangan bumili pa ng mga sapatos na talagang pang-rides. Yung closed shoes lang, tapos medyo makapal na rubber shoes, okay na yun eh. Tingin ko practical na yung ganun. Basta wag lang yung mga maninipis. Ang importante, covered yung paa mo. So, ayun guys. Napakita ako na sa inyo ang mga basic protective gears na mga nabili ko. And importante guys na mag-invest kayo ng mga, sa mga katulad nitong mga bagay kaysa mag-upgrade kayo ng mga parts na kung ano-ano sa mga motor ninyo. So, ito muna ang pag-investan nyo guys. Kasi ito ang magliligtas ng buhay nyo. Kasi hindi natin masasabi guys ang daan. Minsan kahit sa sobrang ingat natin, eh kung machempuhan tayo ng mga riders or mga driver na hindi ganun kaingat, diba? So, kahit papaano guys, maililigtas kayo ng mga bagay na to. So, yun lang guys. Ang importante, maingat tayo sa pagdadrive at saka sumunod tayo sa mga protocols na mga dapat sundin or mga standards ng tamang pagmamaneho. And hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button dyan sa baba and yung bell notification para ma-update ko na naman kayo guys sa mga susunod na video pa na darating. Ayun lang guys. See you on my next video. Ciao!